Magandang hapon, bagong Pilipinas. Narito ang Police News Express sa oras na ito. Walang plano ang Philippine National Police na itigil ang paghahanap kay Pastor Apollo Quiboloy at sa iba pang mga akusado. Sa press briefing ngayong araw, kinumpirma ni Police Brigadier General Roderick Augustus P. Alba, kasalukuyang spokesperson ng PNP Special Task Group Davao at Acting Director for Police Community Relations, na mayroong 60 na nasaktan sa pagitan ng PNP at KOJC dahil sa tinatawag na resistance o pagtutol mula sa ilang miyembro sa kanilang operasyon. Inihayag din ni Police Brigadier General Alba na walang katotohanan ang balitang mayroon silang karagdagang pwersa na aabot sa 5,000. Sinasabi niyang ang kanilang pwersa ay nasa humigit kumulang 2,000 lamang na nag-iikot sa loob at labas ng compound. Sa kabilang banda, tinugunan din ng mga opisyal ng PNP ang pahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. na wala silang armas. Ayon sa kanila, sa mga naunang araw ng operasyon, totoo na walang armas ang kanilang opisyal. Ngunit sa mga sumunod na araw, kailangan na ng ilang units na magdala ng armas bilang bahagi ng security measures. Sa tuloy-tuloy yun po ang ginagawang pag-serve ng warrant of arrest. And again, I'd like to emphasize that the legal procedures and the process is being observed. Although there are some information that the ground commander doesn't want to reveal, no? Because this part of the operational data, no? Or operational information that could jeopardize yung conduct in the serving of the warrant of arrest, no? That perhaps could compromise, no, yung ongoing procedure. Para sa iba pang napapanahong balitang pampulisya, laging tumutok sa Police News Network, alagad ng batas, taga-taguyod ng balitang pulis. Ako si Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Express.